Hello guys! Anna here again, and welcome back to another travel show! But before we get to the video, please don't forget to hit like, subscribe, and hit that notification bell for you to be updated for more upcoming videos. So yan guys, andito kami ngayon sa Batis Aramin dito sa Lucban, Quezon Province. So ito yung napili naming place to stay for tonight. So yan guys, join me as we explore the Lucban, Quezon Province. Guys, andito na tayo ngayon sa ating building kung saan tayo magsistay. So, ito yung pangalan ng ating pagstayhan. Yung building na ito ay The Pavilion. Iba't iba kasi dito yung building nila, hiwa-hiwalay, iba't ibang pangalan. So, ito yung pagsistayhan natin. Ito yung isa sa pinakabago nilang building dito. Kaya, ayan guys, samahan nyo ako. Tingnan natin yung kwarto. So yan guys, tapos na tayo sa ating room tour. So ngayon, ang i-check na naman natin itong pool dito sa may The Pavilion. Kasi meron silang sarili itong pool dito sa likod. Tara! So yan guys, andito tayo ngayon sa may pool area nila. So as you can see, grabe no, napaligiran siya ng mga kahoy. Pero siya nasa forest. So, yung pool nila, mukhang malinis naman at saka medyo malawak-lawak din siya. May pahaba lang siya. So, hindi tayo makapag-swimming kasi ulan, baka mabasa ako. So, yung lalim ng swimming pool nila dito ay 3 to 6 feet. Guys, as you can see behind me, ito yung tinatawag nilang batis. So, dati pinapaliguan siya. Dati siya pwede maligo dyan, pero ngayon hindi na nila pinapaliguan. Kasi pinipreserve nila yung batis nila. So, they have 5 pools here. The 3 pools are for adults and the 2 are for kids. Dito, meron silang day tour dito. So, basically, hindi lahat ng naliligo dito ay naka-check-in. Day tour sila. So, yun. Pwede kayo pumunta dito. You can bring your family, celebrate the birthday. Kasi meron na silang mga cottages doon. Yun, for rent. So, meron silang per head ng entrance para makapagligo ka dito. So ito yung batis na okay, it's a part of the lagoon. This is so nice here. So this is another pool that is not maybe in use as of the moment kasi medyo lalim. Oh my gosh, you can see the coconut there. Look, ang daming coconut, guys. Mangungupra na tayo! Look! Sarap nito buko! So, ang tawag pala nila dito ay 4D Tower. So, yun. Do the team building. Meron silang zipline, rappelling, and then rock wall climbing. So, yun guys!
Medyo madulas na yung kamay mo, ganyan lang yan. So for kids, do not try this at home, ha? Just try it outside. Dangerous to, ha? My gosh, baka mahulog ako. Wala pa akong insurance. Oh, baba tayo. Ito yung bahay ni Prodo, yung house of Hobbit house. Andito na po tayo sa bahay natin. Oh, shit. Oh, look at this. Hala, ito yung bahay nila. If you come here, guys, pag na ano kayo, dapat kayo dito, guys, make sure to go around this area. It's free naman po yun. Libre kayong maglakad-lakad kahit saan dito. It's an exercise. And it's the view, the plants, the flowers. So yan, guys, as you can see, this is the source of their water going to the pool. Sobrang fresh ng water nila, guys! Ah, this is private pool. So ang dami nilang pool dito, grabe. Guys, as you can see, we are here inside of their room. So yan, guys, yung kinuha namin, ito, dalawang single bed. So good for two siya. The rate of the room is actually 4,000 pesos. Good for two. 4,000 per night. So this one is 4,000 pesos. It has a free breakfast. Tapos yung check-in nila dito ay 2 p.m. and then check-out is before 12. Upon checking in, actually, maraming tao na pupunta dito. Tsaka meron din silang free drinks. And then, each and everyone, except kids, they are all asked to provide the vaccination card. So, lahat ng adults kailangan mag-provide ng vaccination card upon they going to the front desk to get the room. So, for me kasi, guys, for the worth of 4,000 pesos, for me, the room is okay. It's very ordinary. Just good enough for you to sleep on. Tapos, yung CR nila, okay lang din. Tapos yung the aircon, yung lamig ng aircon nila, okay lang. From outside, yung building nila, it looks somehow fancy. Actually, sabi nila ito yung pinakabago nilang building. Pero mukhang bago siya pero naluma dahil siguro sa pandemic. Baka hindi sila nakapag-operate for that long. Upon exploring the area, meron sobrang laki ng area. It's 25 hectares. Yung ano nila, yung rooms nila, it's not one building. It's like houses.
but it's scattered around the area. So upon walking, you can find out a house here, house there, house everywhere. If you come here, you go out, you explore the area, you go swimming, have fun, ganon. It's our second day today, so first thing first, breakfast. They have lugaw. So yung breakfast nila dito is buffet. So ito. So they have here the spam, our luncheon meat, and this one, ito yung product nila, pinagmamalaki nilang lukban, longganisa, and the egg. And they also have here the lugaw, porridge, ganon. Grabe, sobrang sarap ng lugaw. Okay lang yung ganitong breakfast kasi very light. There's not much in their buffet. Guys, yung ano, kasali dun sa voucher na 1,000 pesos. So, yung 1,000 nila, isang pinakbet yung napili namin. Good for 6 siguro short. Aba sa 6 pieces chicken, tapos isang pinakbet at saka 4 rice. Yun, 1,000 pesos. Hello guys! So, good morning. So yan guys, it's our third day here and pauwi na rin kami. So yan guys, our stay here in Batis Aramin. Yung mga staff nila medyo siguro limit pa. Kaya may mga area dito na hindi pa sila talagang totally maintained. Kasi may mga areas na nakikita namin na medyo madumi pa. Yung sa paligid lang. Kasi sobrang laki ng lugar nila. Yung shower niya, medyo hindi ko siya nagustuhan kasi wala silang ano, low, medium, high na ano, temperature nung ano nila, heater, shower heater nila. So parang hot and cold talaga siya. So when it's hot, it's hot. Yung cleanliness nung accommodation nila at saka yung ano, wala, okay lang siya, pantulog, tama lang. Pero nothing special. Pero amenities wise,
Sobrang ano nang ano nila, swimming pool nila, marami silang swimming pool. Their food, ang food nila, not bad. Yung ano naman nila, yung portion sa order nila, it's not bad. Tsaka ano din, yung lasa ng food nila, it's not bad either. So overall, yung stay natin dito, nag-enjoy kami dahil nga sa laki ng area kasi we went around, we stroll around. I still recommend you this place kasi talagang maganda naman talaga siya at nag-enjoy kami dito sobra. Tsaka sana kayo mabisita nyo din itong lugar na ito one day. So yun guys, if you enjoyed this video, please don't forget to hit like, subscribe, and hit the notification bell for you to be updated for more upcoming videos. And that's it for today. Bye-bye! So we are here today in Batis Aramin. Si Aramin na naisip ko kanina.